What's up sa inyo guys? Sa lecture na ito, i-discuss ko ang electronic sensors. Bago tayo magsimula sa lecture, gusto ko lang sabihin sa inyo na mayroon akong pre-provide na timestamps ng mga main topics na i-discuss ko ngayon under electronic sensors. Una, sasagutin natin ang tanong na what are electronic sensors? Pangalawa, i-discuss ko ang basic requirements of a sensor. Pangatlo, classifications of electronic sensors. At pang-apat, yung factors on how to choose a sensor. Nga pala, ang main reference ko sa lecture na ito ay ang PowerPoint na sinend ni Sir Calderon. Link is in the description kung gusto nyong i-check. Other references na ginamit ko sa video na ito ay nakalagay na rin sa description sa baba. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang lecture na ito about electronic sensors. Ano nga ba ang mga electronic sensors? Ayon kay Google, an electronic sensor is a device designed to indicate or measure something about the environment which it is operating. So kapag pinaraphrase natin yan, magiging, it is a device to measure something about the environment which it is operating. Pero balik tayo sa definition ni Google. May dinagdag pa siya about sa definition ng electronic sensor. Sabi dito, this information or data is created mechanically or electrically and transmits the environment information by creating an electrical signal. Similar to ng definition dun sa nakalagay sa PowerPoint. Electronic sensor acquires a physical quantity and converts it into a signal suitable for processing. Physical quantities like time, length, temperature, etc. Ang sumusunod na halimbawa ay isa lamang sa napakaraming sensors na i-discuss ko sa part 2. So stay tuned. Sa case ng ultrasonic sensor, which by the way pwedeng gamitin sa Arduino, ang mini-measure ng sensor na ito ay length or distance. Para magawa to, ang dalawang mata or transducers ay nagsisilbing transmitter at receiver. Ang dalawang pins ng ultrasonic sensor ay nakakonect sa digital pins ng Arduino. At depende sa code, magsisend ang digital pulses, which is yung tinutukoy na signal sa definition kanina, yung Arduino para mag-emit ng ultrasonic sound waves ang transmitter sa mata ng ultrasonic sensor. Kapag tumama ang sound waves na to sa surface ng isang object, ay magbabounce back ito sa isa pang mata which is yung receiver. Digital pulses din ang marireceive ng Arduino at irerecord nito ang total time sa pagitan ng pag-emit at pag-receive ng sound waves. Pagkatapos nito ay makukuha na ang distance by multiplying the speed of the ultrasonic sound waves and the time. Tapos, i-divide natin ang makukuhang product by 2. I-divide sa 2 kasi twice ang total distance na trinavel ng sound waves mula sa isang mata patungo sa object at mula sa object patungo sa isa pang mata. Sa madaling salita, pag bumalik tayo sa definition kanina, ang physical quantity na ina-acquire ng ultrasonic sensor ay time, hindi yung length or distance, kasi yun yung mini-measure. Ang electrical signals naman na ginagamit sa case na to ay digital pulses. Meron din kasing analog signals katulad nung sa Arduino. Dumako naman tayo sa pangalawang topic, which is yung basic requirements of a sensor. Merong 9 na basic requirements ang isang sensor. Range, accuracy, sensitivity, stability, repeatability, response time, linearity, ruggedness, at hysteresis. Range. It indicates the limits of the input in which it can vary. Isang halimbawa nito ay ang thermocouple sensor na ginagamit para sa pag-measure ng temperature. Ang average na normal operating temperature range ng isang thermocouple sensor ay nasa 25 degrees Celsius to 250 degrees Celsius. Kung mapapansin nyo, ang range na ito ay from the typical room temperature to the hot extreme temperature condition. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang sensor na ito sa mga cold objects o kaya naman nilagay sa isang cold environment, maaaring mag-breakdown ang functions at features nito. Accuracy naman tayo. Lagi nating na-encounter ang word na ito kaya tingin ko hindi ko na siya kailangan pang i-explain. Iiwan ko na lang ang definition dito at pwede nyong i-pause ang video kung gusto nyo itong basahin. Gaya ng sinabi ko kanina,
maaaring masira permanently ang accuracy ng isang sensor kapag in-expose ito sa extreme conditions. Pero kapag sa normal operating conditions naman siya in-expose, ay most likely accurate naman siya. Next, sensitivity. It is a relationship between input physical signal and output electrical signal. It is the ratio of change in output of the sensor to unit change in input value that causes change in output. So, kapag ang ratio na delta is equal to O over I ay maliit lang ang value, ibig sabihin nito ay ang maliit na unit change sa input I ay magdudulot din ng maliit na change sa output O. Sa madaling salita, hindi gaanong sensitive ang sensor. Pero, kapag ang ratio naman ay malaki ang value, yun ay, ang maliit na unit change sa input I ay magdudulot naman ng malaking change sa output O, or vice versa, ibig sabihin nito ay masyadong sensitive ang sensor. Maraming applications ang sensitivity, kagaya na lamang ng sensitive car alarm o sensitive theft alarm. Stability. It is the ability of the sensor to produce the same output for constant input over a period of time. Madali lang intindihin ang definition na to. From the definition, tandaan lang natin na constant input over a period of time will yield the same output. Straightforward naman ang meaning na ito kasi bakit nga naman mag-iibang output kung constant naman ang input. Maliban na lang kung may external factors na sumama. Pero mahalaga pa rin i-check ito sa basic requirement for sensors kasi if ever man na nakailang troubleshoot na tayo at unstable pa rin ang output ng sensor, baka ang problema na ay ang sensor na mismo. Repeatability. It is the ability of a sensor to repeat a measurement when put back in the same environment. It is often directly related to accuracy, but a sensor can be inaccurate, yet be repeatable in making observations. Response time. It is the speed of change in output on a stepwise change in input. Sa Arduino sensors, merong two types. I2C sensors at SPI sensors. I2C stands for Inter-Integrated Circuit, I2 dahil dalawa yung I, while SPI stands for Serial Peripheral Interface. This is a comparison between I2C and SPI on the basis of speed, scalability, and bus length. To cut the long story short, mas mabilis ang response time ng SPI kaysa sa I2C. Pero, limitado lang ang SPI sa length. Mas magandang gamitin ang I2C kung ang application ay long distance, samantalang mas maganda namang gamitin ang SPI kung ang application ay short distance. Ang sumusunod ay halimbawa ng isang I2C sensor at SPI sensor. Kung mapapansin nyo, mas maraming wires ang ginagamit sa SPI sensor kumpara sa I2C sensor, na kadalasan apat lang. Dahil din dito ay mas accurate ang SPI sensors ng ilang decimal places kaysa sa I2C sensors. Linearity. It is specified in terms of percentage of non-linearity. Next, ruggedness. It is a measure of the durability when the sensor is used under extreme operating conditions. May mga sensors na design talaga para mag-work sa mga extreme conditions. Gaya na lamang nitong inductive displacement sensors na ginawa ng isang sensor manufacturing company. Kayang mag-operate ng sensor na ito sa extreme temperature conditions ng tuloy-tuloy at hindi nasisira mula negative 196 degrees Celsius hanggang positive 638 degrees Celsius. Ang panghuli ay ang hysteresis, defined as the maximum difference in output at any measurable value within the sensor-specified range when approaching the point first with increasing and then with decreasing the input parameter. Hindi ko nagets yun kaya basahin natin ang pangalawang definition. Hysteresis is a characteristic that a transducer has in being unable to repeat its functionality faithfully when used in the opposite direction of operation. By the way, kung narinig nyo na yung hysteresis loop sa magnetism, which is yung graph na to, medyo related sila. Hysteresis sa sensor ay common sa pressure sensors. Kung titingnan natin tong graph na to, unang-una hindi straight line kundi curve yung graph sa may increasing pressure, kasi ideal case kapag straight line. Pangalawa, hindi same ang graph ng curve ng decreasing pressure sa increasing pressure. Itong characteristic daw na to ay tinatawag na hysteresis. Ngayon, sa classifications of electronic sensors naman tayo. Una ay yung active sensors versus passive sensors. Kung alam nyo yung difference ng active electronic components versus passive electronic components, parehas lang yun dito. Sa definition naman ng active sensors versus passive sensors, active sensors require an external excitation signal or a power signal. Passive sensors do not require an external power signal and directly generates output response. Example ng active sensor is yung garage door sensors,
Binubuo siya ng dalawang parts, yung isang side ay nag-emit ng light beam at yung isang side naman ay receiving sensor. Kapag may natamaan na object yung beam ay hihinto sa pagsara yung garage door. Sa case na to, makukonclude natin na active sensor siya dahil kailangan ng external excitation signal ng sensor which is yung light beam. Example naman ng passive sensor is yung metal detector sensor. Nagkikreate siya ng magnetic field passively at kapag minedetect ito na object na malapit ay tutunog siya. Low pitch kapag plastic bottles o kaya naman kahoy, high pitch naman kapag metal. Pangalawang classification ay yung analog sensors versus digital sensors. Analog sensors produce continuously varying output signals over a range of values. Digital sensors work with discrete data. The data, which is used for conversion and transmission, is digital in nature. Example, Arduino sensors na lang yung ibibigay ko since parehas na may analog at digital pins yun. Example ng analog sensor ay yung voltage sensor na to. Kaya niyang mag-measure ng DC voltage from 0 to 25 volts. Isa pang way para malaman kung analog sensor ay tingnan yung code. For instance, kung may part na, yung function na analog read ay nag-i-indicate na analog sensor yung voltage sensor. Example naman ng digital sensor ay yung fingerprint scanner or sensor. Again, pwede itong gamitin sa Arduino. Medyo obvious naman na digital sensor siya since discrete lang ang function niya, which is yun nga, ang mag-scan ng fingerprint. Tapos na tayo sa classifications of electronic sensors. Dumako naman tayo sa factors in choosing a sensor. Ang mga factors na to ay pwedeng mag-group sa dalawa. Environmental factors at economic factors. Siyempre, most of the time, cost lang talaga ang kinukonsider natin na factor sa pagpili ng sensor. Okay lang naman na gawin to kapag sa normal conditions lang tayo mag-ooperate. For example, sa room temperature lang. Pero kapag sa extreme conditions i-apply ang sensor, dito na nagiging crucial ang pag-consider sa iba pang factors na nakalista dito. Yun lamang para sa video na ito. Stay tuned para sa part 2 ng electronic sensors kung saan i-discuss natin ng in-depth ang types of sensors.